Tinalakay sa Senado ang panukalang pagbabawal sa mga political dynasty. Para sa detalye, may ulat on the spot si Jamsi Sanchez. Jam? Yes, June, sa gitna nga ng usap-usapan tungkol sa paglahok ng political family sa 2013 elections, tinalakay ng Senate Committee on Electoral Reforms ang panukala ng pagbabawal sa political dynasties. Sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, nakasaad na bawal ang political dynasties dahil ginagarantiya dapat ng Estado ang magkakapantay na pagkakataon sa lahat para maglingkod sa bayan. Pero hanggang sa ngayon, wala pa ring enabling law o batas na magbibigay buhay sa probisyong ito. Kaya naman tinalakay kanina ng Senate Committee on Electoral Reforms ang panukalang batas ni Senadora Miriam Defensor Santiago na nagbabawal sa political dynasties. Sa ilalim ng Senate Bill 2649 ni Santiago, masasabi na raw na may political dynasty kung tumakbo ang asawa o kumag-anak within the second civil degree of consanguinity or affinity ng isang incumbent official sa iisang probinsya. Kung tumakbo ang naturang kamag-anak pagkatapos ng termino ng incumbent official para sa parehong posisyon o sa isang posisyon sa parehong probinsya, at kung dalawa o higit pang magkamag-anak ang tumakbo mula sa loob ng isang probinsya. Sabi ni Senadora Coco Pimentel na chairman ng komite at ni Senador Panfilo Lacson, papor daw sila do sa pagsasabatas ng isang batas na magbabawal sa mga political dynasties. Pero kailangan pa daw pag-aralan ng maigi ng Senado kung ano ang gagamitin ng depenisyon ng political dynasty. June, magsasagawa pa raw ng panibagong hearing yung Senate Committee on Electoral Reforms sa Nobyembre para talagang mapag-usapan nila kung ano yung gagamitin nilang depenisyon ng political dynasty. June? Maraming salamat, Jamsi Sante.